Hi, I'm back again with a new refreshing video to share with you guys. Have you heard about this kind of facial therapy na kung saan maraming beneficyo when we do this kind of facial therapy? Kasi nakakapagpa-healthy glowing siya ng skin. So ayan, ginagamit ko siya. Ginagamit ko siya for 7 days. Para ma-share ko sa inyo kung ano ba yung thoughts ko about this kind of facial therapy. And nakaka-healthy glow siya ng skin. Nababawasan niya yung appearance ng lines sa face natin, and at the same time, na-preventing niya yung formation of bagong lines. Whether you are trying to fight pimples or makeup stick to our face longer and mas mukhang maging flawless yung face natin, free and ultimate weapon natin to sa lahat ng ating mga pampaganda. And ito, nasa loob lang ng ating mga freezer. Siguro nagkakaroon ka na ng idea kung ano yung tinutukoy ko dito. Yes, ito nga yung ice facial therapy. And ang healthy-healthy ng tignan ng skin natin. Nakakapag-shrink siya ng pores natin. Napapaliit niya yung visibility ng pores natin. And yun nga, pag nagagamot tayo ng acne, nababawasan niya yung redness and irritation. And at the same time, syempre, bago natin ito gawin, kailangan malinis na yung face natin and free from anything, free from makeup, ganyan. Kasi nga, pag halimbawa, ginawa natin to and hindi naman tayo naglinis ng face natin, yung pores kasi natin is magsasarado. So, may ilistak yung dirt dun sa loob ng skin natin na magkukos ng breakout. So, kailangan maglinis muna tayo ng face bago natin gawin itong ice facial therapy na to. So, ayan. Pagka naglinis tayo ng face natin and saka natin to gagawin, malinis yung, wala ng dirt, free from dirt na yung face natin. So, papaliit na yung pores natin and mas mapaprevent pa niya yung pagkakaroon ng, naka-help din siya na ma-minimize yung oil production sa face natin. So, ayan, okay din naman na parang oily yung face natin kesa dun sa dry. Pero, hindi okay yung sobrang oily. Kasi, dun na nga tayo, mas nagiging prone na tayo sa pagkakaroon ng acne pagka sobrang oily na yung face natin. And, hindi natin kailangan ng excess oil sa face natin. Nakaka-refresh and nabuboost niya yung blood circulation sa skin natin para yung balat natin is magmukhang healthy and maging smoother yung appearance niya. And ayan, nakaka-bright siya ng face. Endless yung makukuha natin na benefits sa paggamit natin ng ice facial therapy. And sobrang nare-rejuvenate na yung skin natin, and at the same time, sobrang gaan din niya sa bulsa. If ever man na wala kang ref, mabibili mo lang naman siya 5 pesos lang sa tindahan, di ba? And hindi mo din naman mauubos lahat yung buong yelo na yon. Konti lang naman yung kailangan mo doon. Hindi mo naman kailangan i-rub yung isang buong yelo na yon. Edi hindi rin naman maganda yung magiging effect niya pagka nasobrahan natin yon. And gaya nga ng sinabi ko, kailangan tuloy-tuloy natin siyang gamitin para makita natin yung magandang impact nito sa skin natin. Hindi natin siya makikita or hindi siya mag-work ng ayos kung isang beses lang natin siya gagamitin and mag-expect tayo ng sobra-sobra naman sa dapat natin na makita. Isang beses lang natin siyang ginamit tapos nag-expect tayo ng boom, tanggal agad yung pimple, wala agad yung pimple. Syempre, hindi yung mangyayari, hindi naman ganun yung magiging magic niya, kundi makikita mo siya pag tuloy-tuloy mo siyang ginagamit. And mas maganda din na gamitin natin siya ng tama. Hindi natin siya kailangan dapat na exage
yung paggamit ng ice facial therapy kasi hindi din magiging maganda yung outcome, and I'm sure na hindi naman natin yun ang goal sa paggamit ng ice facial therapy na. Pag-ready na tayo, let's roll the video. Kasi pa siya, nakikita niyo ba? Hindi siya nakikita, pero umuusap-usap pa siya. Ito na yung ating ice na gagamitin. I-rub natin siya sa ating face. I-rub natin siya not more than 1 to 2 minutes sa isang area para hindi natin masira yung blood vessel ng skin natin na makakadamage siya, instead na mapaganda na yung skin natin, madadamage niya pa to. So, kailangan be careful din tayo sa paggamit and gamitin natin to ng in a proper way. So, yan. Rub natin dito. Ang sarap. And, one more thing, dapat pag ginagawa natin to, make sure na yung face natin is free from anything. Wala na tayong makeup, natanggalin natin yung makeup natin. So, kanina nagkilamos na para matanggal yung makeup. And, yun, kilay lang yung meron. So, ayan, rub natin siya. And, be careful din tayo when rubbing the eyes dito sa part ng sa eyes natin kasi sobrang maipis yung skin natin dyan. So, kailangan natin ng dobling ingat kasi may tendency na masunog natin yung mas lalong ma-burn yung ating skin dyan. Kasi, delicate part kasi ng ating face. Ayan. Namumove natin yung eyes in a circular motion and hindi natin siya ini-stack lang dun sa isang part lang ng face natin kasi yun nga, sabi ko nga kanina, pag ginawa natin yon, mapifeel natin na nag-numb nga yung skin natin, but then masisira na yung blood vessel ng skin natin. Hindi natin siya dapat ini-stack sa isang part lang. Dapat moving siya sa buong mukha natin. And gawin lang natin ito once a day lang. Depende sa iyo kung alin ang mas prefer mo, morning or evening. And hindi dapat siya magtagal ng 10 to 15 minutes. Ganun lang 'yon dapat katagal. And remember, when we do this, kailangan consistent tayo sa pag gamit ng facial therapy na to kasi pag ngayon ginawa natin tong facial therapy na to and tomorrow hindi na natin siya i-continue and the next day ulit ko-continue ulit natin and susunod after 2 days saka ulit tayo gagawa nito, hindi natin makikita yung good impact niya na nagawa sa skin natin kasi hindi tayo consistent. So kailangan pag ginawa natin to, dire-diretso natin siya for 7 days para makita natin yung result niya talaga. And this ice facial therapy, super, as in marami talaga tayong makukuhang benefits dito and the endless yung benefits na may bibigay ng ice skin natin. Gagawin natin to in the morning before tayo maglagay ng makeup natin. Mas maganda din siya kasi mas nagagawa ng maging mukhang flawless yung face natin kasi another thing na benefit na makukuha natin sa paggamit ng yellow sa face is yung napapaliit na yung visibility ng pores natin and yung mga wrinkles natin, nalilesen din niya yung appearance and mas na nare-prevent niya pa yung pagkakaroon pa ng panibagong line formation sa ating mukha. So ayan, nakapagpakinis siya ng mukha. And sobrang maganda ito sa maraming pimple. Kasi napapakalaman niya yung nagwawala nating mga pimple. Yeah.
and yung redness niya is nababawasan. Nare-relax na yung face mo, nananab niya yung sakit, yung pain, and na-exfoliate din na yung skin. Yan. Sabi nila, paggagamit daw tayo ng ice facial, hindi na dapat natin i-direct sa face natin. Pero for me, mas effective sa akin yung naka-direct yung ice dun sa ating skin. Kasi masisira lang naman yung blood vessel ng skin natin. Pag hindi mo minumove yung yellow, pag naka-stack lang siya sa isang area, sobra is masama rin. So, kailangan, gagawin lang natin to once a day and 10 to 15 minutes lang siya. Ganun lang siya itatagal. Hindi natin kailangan ng nag-rub tayo ng ice cube kaninang morning and then mamayang tanghali pag naisipan natin and in the evening gagawin ulit natin. Yun ang hindi maganda kasi madadamage na natin yung face natin. Makaka-refresh and nakaka-instant glow siya and yan. Nakaka-glass skin. Well, there you have it. So, ayan. Alam mo na yung tinutukoy kong ice facial therapy. And so, ayan. Sana may natutunan ka sa video ito and sana nagustuhan mo. Sana nakatulong sa'yo. And I'll see you again on my next video.